Alam na ang Pasko sa Tarlac sa pagbubukas ng taon ng Belenismo. Isang matampok na Belen gawa ng mga sundalo at pulis na nakipaglaban sa Marawi. At narito unang balita ni Bob Gonzalez. Dinagsa ang pagbubukas kagabi ng Belenismo sa Tarlac 2017 sa Camp Servilliano, kung saan bumida ang Belen ng Philippine Army. May tema itong Marawi sa panahon ng kapayapaan, at mismong mga sundalo at pulis na lumaban sa Marawi ang gumawa ng display rito. Ang pagdiwa ng Pasko hindi lang para sa Christian dam. It's for the whole country. All of us are brothers and sisters under one sky. So, ang mga Maranao or mga Muslim na brothers and sisters natin ay dapat mahalin natin. After all, they've been through hardship. Matapos ang sinasabi nating crisis sa Marawi, nagkaroon na naman ng mga katahimikan at ng pag-asa yung mga kapatid nating sundalo, lalong-lalo na yung mga namatay at nasugatan. Kaya siguro, pag nakita to ng mga ibang sundalo natin na galing na Marawi, ay masisihan sila. Maliban sa Belen ng Philippine Army, nagpabunggahan din ang iba pang naglalakihang Belen na ibinida sa taon ng Belenismo. Nagsimula noong 2007 ang Belenismo sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines. At ngayong taon, 44 ang sumali sa kompetisyon. Isa rito ang Windmill Belen sa bayan ng Kapas na tagdad ng kulay at ilaw. Para raw maging kakaiba, ang ginamit nilang pandisenyo ng bulaklak ay itong mga basket ng tinapa at itong pinatuyo at pininturahang dumi ng kalabaw. Every year nga, yung ginagamit ko eh, gusto ko yung kakaiba. Kinuha pa namin sa malapit sa Mount Pinatubo yung mga dumi ng baka. Meron din baka tsaka alos kalabaw. Sa basket naman, dahil yung dati, yung ano dito, yung produkto ng kapas, yung tinapa. Sa munisipyo naman ng Concepcion, nasa loob ng higanteng tilapia ang Belen. Maraming nagpapapicture sa isda na itinayo noong 1960s at naging icon na sa Concepcion. Meron ding mga pribadong kumpanya na sumali at dinisenyohan ng vinta at itlog ang kanilang mga Belen. Libre lang bumisita at magpapicture sa mga ito. Enjoy na enjoy siyempre ang mga pumunta kagabi pati sa panonood ng fireworks display at folk dance ng ilang kabataan. Hanggang Feast of the Three Kings sa Enero nakadisplay ang mga Belen sa Tarlac. Ito ang unang balita sa Tarlac. Mav Gonzalez reporting.